Wednesday. Happy hump day. It's 10:30 and nag-aaya yung dalawang pumunta ng playground. So, pagbigyan. Yung niluto ko kahapon, ay naluto ko kahapon no, para sa akin, na ginata ang hipon at kalabasa kasi ako lang yung may gusto. Si daddy ko makain naman siya, pero ayaw niya ng hipon, ay tamad siya magbalat ng hipon, ng mga alimasag, ng crab, yun, hindi siya mahilig. Ako mahilig ako dun. So, anyways, nagluto ako ng fernie lang, tapos sila, ibili ko dati sa cold storage na sweet barbecue na naka-butterfly yung chicken, kasi in-air fryer ko, yun yung kanila. So, may natira actually, na parang 1/4. Kahapon ko nasabi ko kay daddy, okay ka na ba dyan? Sa'yo na yung 1/4, tapos sa akin yung ano, akin yung ginata ang kalabasa. Tapos bala ko sila binadala ng pagkain. Parang din ako magluluto. Parang specific na magluluto ako specific para sa kanila. Eh sabi ni daddy, parang di daw enough sa kanya yung 1/4 chicken. So, parang in a way telling me na magluto ka. Pero parang ngayon, since maglalabas kami, parang imposibleng makaluto ako. So, I was thinking, bibila ko lang niya sa dati ng pagkain. But, yes, parang pandagdag niya. Pero magsasayang niya na ako bago lumabas. Oh, actually, may bangus pa naman kami. Go-to namin yung bangus na yon na binibili sa Fair Price, like I mentioned. Sa mga Fair Price na merong Filipino oil, mahaharap nyo yun. Century quality yung patak. Parang Century 2 na. Yung itsura nyo yung Century, parang sulat ng Century 2 yun. So yun. Tapos dalawang flavors yun. Isang Spanish style, isang smoke flavor. Yun yung spicy. I love it. Yun. Pagka wala kami maisip or tinatang magluto, go-to namin. So sabi, inisip ko kung napulang sa kanyang chicken, kaya mamagbukas na lang yung bakbangs. Para yung dalawa na lang, maybe lang ako ng food. But, we'll see, we'll see. Anyway, iniubos lang ni Zach yung shopaw niya. That's what he had. That's what he's having for breakfast right now. So, yes! Baka, picture-picture pala ako ng mga DIY ko for the past few days. I've been sleeping 3 o'clock. Baka DIY. But kagabi, hindi ako. Kasi, ang ginagawa ko, pagtatabihan ko muna sila kasi kailangan katabi nila ako matulog. So, matatabi muna ako sa kanila. Kung nakatulog sila, bumabangon ako, tapos kinukontinue ako. Ayun, kagabi, wala. Nagdire-diretso yung tulog ko, kaya ang kalat-kalat yung table, naka-on yung laptop ko and everything. Hindi ko napatay, so. Yeah, tapos nag-picture-picture ko ng ibang na mga nagawa ko na. Okay, let's go. Are you done, Zach? Never mind. We're going na. Say hi, Zach! Zach! May nagtapo nito. Parang gusto kong kunin ito, ha. Hello! Ratan, ano? Ratan ba ito? Or basta woven na divider. Uy, in fairness. Anong gagawin ko dito? Wait. I wanna see this. Panel. Ang gagawin ko dyan? Hindi ko alam eh. Sayang yun. Kaso hindi ko din naman alam kung saan ko ilalagay. Pero tsaka hindi siya pwedeng sabitan. Gusto ko sana yung mga parang pwedeng sabitan. Yung mga hanging plants. Anyways. Ayaw ko na dun. We're here. Ito pa yung dinayo namin. Ito talaga yung na-request na ng playground dahil dito. Sa mala merry-go-round. Oh, it's wet. Okay. Nagdala ako ng mga pang-exercise ko kasi balak ko sanang gawin yung workout today ni coach. And, give me. And, kailangan ng mga resistance bands and kailangan humiga. Kaso, basa. Bash. Parang ayoko naman humiga dyan. Hindi mo na akong dala ng mat. So, dala ko din yung jump rope. Baka mag-jump rope na lang ako para ano, may ginagawa naman ako. Exercise. Okay, I did it. It's actually, I did 1,000 jump rope. Na-move na lang to, kaya naging 1,003. But, here's my
cheerleader and my counter. Usus mariusip. What's happening? What's happening, Zip? Pawis na yan. We're home, guys. And namulat na naman sa basurahan si Ate Mo Girl. May nakita ko frame. And may glass siya, pero hindi siya nakakabit. Hindi siya naka-attach. So, pwede tanggalin yung glass or what. Mag-iisip ako ng pwede kong, ano, it thrift flip. Yes. Or parang trash. Trash to treasure project. Or actually, lahat naman ng project parang trash to treasure. And dan-da-dan, may napulot din akong or yeah, pinulot sa basurahan na paso, pa-ceramic. Meron pang ganyan. I don't really need those. But basta kinuha ko na lang. Nakita ko kasi si uncle, nagkakalkal din siya doon. Tapos like, excuse me. Tapos kinuha ko sa mga, yeah, take. Ang cute-cute naman itong eggshell na to. So, hugas ako na yan. Iwan ko naman dito sa labas. Tsaka to. And then, I'm gonna go. Inuwi ko kasi muna yung dalawa. So, I'm gonna go and wash hands and then bibili na ako ng food. Kaya tayo, guys. Here's my tawag dito. Hipon. Hindi ko kasi naubos kahapon since ako nga lang kumain. And my coffee. Sarap. Just ko kung nakikita nyo lang yung kalahating side ng lamesa. Ayoko ipakita ang kalat. Kasi nga yung mga DIY, ano ko, mga craft things ko, naiwan ko kahapon. So, yeah. Tama na ako. Guys, yun ang vlog. Lalo ko. Habang may ginagawa ako sa aking, ano, yung pinaproject ko ngayon. Ay, nag-vlog na pala ako. So, I'm gonna show you. Ito ginagawa ko today. Ito yung ano niya. Ang pinanggalingan niya is a hanger, this type of hanger, na I had to buy kasi I was looking for a hanger na walang yung sukbitan dito kasi diba normally yung hanger. Yan. So, this one I had to buy but it's only $1.90 or $2 for 10 pieces. Buti na lang talaga hindi ako, nung nakakita ako sa isang, sa Japan Home yata yun. Yeah, sa Japan Home, tsaka sa isa pang hardware shop. Nung nakakita ako, bibili ko na tapos, naglakad-lakad ako, nag-check pa ako sa kabilang hardware shop. Ayun, meron, mas mura, tapos 10 pa. Sa Japan Home kasi, pang kid, so mas maliit. Buti na lang hindi yun na binili ko kasi kailangan ko at mas patangkad. So, a hanger, and this is a cover ng cheesecake. Cheesecake cover niya to. Tatapon ko na. Sabi ko, ay, ang ganda ng pattern, oh. indented siya. So, sabi ko, mayroon tayong pwedeng gawin dyan. So, that and a hanger plus cement. What do we get? Yes. Dun-dun-dun. This one is gonna be, again, what? What do you think is it? It's another plant. Ito naman is plant stand. So, yeah. Pwede siya sa labas since it's a cement. Tapos, diba, ang ganda ng kulay nito, oh. Actually, hindi naman siya match doon sa boho chic na nanon ko. So, I was thinking, ay, naku, 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 paint. So, originally, I was thinking of painting this black or gold or brown. Pero sabi ko, dapat pala, bago ko to nilagay dito, na-spray paint ko na kasi mas madali. E pag pin-paint ko yan dito, ang hirap. Sabi ko, I'll just leave it kasi ganda rin naman ang kulay. So, yan yung design niya sa unahan. Nakakainis lang, hindi ko na natanggal yung air bubbles. Kasi syempre, nakabaligtad yan nung nilagay ko yung cement and everything. Doon sa ilalim niya, walang air bubbles kasi yun, I managed to pop all the air bubbles. Pero nasa ilalim, hindi ko naman nakikita since nakabaliktad nga siya. Hindi ko alam na ang dami pala niyang air bubbles. So, yung ibang design, like, ayan, nandiyan.
So, yun. Anyways, I'm just painting the flowers. Tapos, ito brown nilalagay ko. Tapos, meron pa mga details sa gilid na pipaintan ko din. So, I'll show you later. Ah, before that, ito pala. Wait lang. So, itong move and mat na to, nung nakita ko sa Daiso, sabi ko, uy, ang ganda nito, ganyan. Alam mo, isang beses ko lang to nakita, and then the next day, wala na. Tapos, ang tagal ko na to nabili. The next day, nung bumalik ako, sabi ko, bili kaya ako na marami. Wala na, tapos, tuwing pupunta ako, hindi na sila, wala na sila nito. So, anyway, it's a woven, di ko alam kung rattan or siga. I think it's seagrass, it's not rattan. Sabi ko, I'm gonna make this a clock. And then, actually, originally ganyan. Tapos, niligyan ko pa nga ng linya-linya para kahit pa paano naman meron kang ano. So, yung clock mechanism na pinakita ko last time na yung meron akong Shopee na mga package, isa dito yun supposedly. Kaso, since masyadong makapal itong ano, itong mat, tapos yung wall, yung ano, yung mechanism, maikli lang yung spindle sa gitna, yung tinutusok dyan. Hindi ko maklose ng maayos. So, hindi ko gumagalaw yung hands ng clock perfectly. Tapos, minsan, nai-stuck pa dyan sa mga nakausling like, ayan, yung mga nakausling ganyan or yung sa thread. So, sabi ko, ay nako, iba na lang. So, yung aking ito, corkboard na dating hinang ko dito. Kaso, ayun, ayun nga yung ano, remnants nung sticker, nung hook. Lagi nahuhulog. Ayoko na. So, sabi ko, ganyan na lang gagamitin ko. So, kinupitan ko ng bilog. And then, ginamitan ko nito. Wait lang. Makalat, guys, eh. Ito, dahil sa din to. So, para siyang itsurang rattan. Pero, it's plastic, actually. And, ito yung kinalabasan niya. Ta-da! And, tama yung oras. Nandun sa rattan kasi wala, hindi talaga siya magtama yung oras. So, yan siya. O, diba? And that woven mat, gumawa din pala ako ng dun-dun-dun-dun. Ito, planter na this one. Planter cover or planter box. So, itong ano na to, picture frame na to. Yeah. Iniikot ko lang. Minsan kung gusto ko ng white, white yung nasa unahan. Kasi, I only have 3 white. Tapos, isang ganito. Ang original plan ko is pipinturahan ko sila. Pero sabi ko, actually, I like the ano of this, the look of this. Pero kung meron sana ako yung parang raw wood, yung parang ganito sana kulay, mas bet ko. Pero wala eh. So sabi ko, hindi ko napinturahan, biyaan mo na. Okay na yan. So I can turn kung anong gusto kong kulay. Tapos, yan, pinagkabit-kabit ko lang sila. So, naggupit ako nito. Tapos, binalik ko yung glass cover niya. Tapos, tinape ko lang sila. Hindi ko sila ginlugan. Kasi sabi ko, what if next time gusto kong gamitin yung picture frame. I can still use it. Kasi dati din nakalagay yun eh, sa shelf. Kaso, since ang hangin, lagi nahuhulog. Kaya, tinabi na lang yun ni daddy. Nakatambak na lang yung picture frame dun sa gilid. So, sabi ko, ay nako, gamitin ko na lang siya. And then, papakita ko na sa inyo lahat mga pinagagawa ko. Dapat kasi gagawa ko na separate video, pero bago pa ako matapos, kasi ang dami kong ginagawang project. Da-daan! Ito din, medyo matagal ko na itong ginawa. This is mirror, jute string, and chopsticks. Yes, chopsticks lang yan. So, ito, napakita ko na ba? Hindi rin. Matagal ko din. February ko yata ito ginawa. This is a line wire art. So, wire to, pinintura ako ng green. This is cement. Ano lang to? Galing doon sa crackers na kinakain nila. Yung plastic na lalagyan. Yan. This one is an air dry clay project. Tapos ito, binili ko sa Lazada. Yung bunny's tail. So, yan. Medyo, hindi nga siya stable. Parang mabigat yung bandang likod. Pero minsan tumatayo naman siya na maayos. Okay. So, yeah. Sandal na lang natin. Yun. So far. Itong mga bottom, matagal ko na ginawa. Pininturahan ko lang din. Tapos, pero hindi pa to final. Kaya hindi ko pinapakita kasi hindi to pa to final. Dahil marami pa akong ginagawa. Pero so far, ganyan na itsura niya. Kung ano-ano lang. Ito, makairipat ko to eh. Kasi, ano na siya. Baka iripad ko na. So, yun. Anyway, yun. And then after that,
after ko mag-paint nito, lalabas ako, ay, napakita ko na pala yung napulit kong pot. Kasi, naisip ko nga din, lilinisin ko yun, ayusin ko din yung, may kailangan kong i-repot yung ZD plant ko. Bala kong i-repot. Pagsamahin ko na sila. Kasi, doon ko sila nilagay sa taas. Pagsamahin ko na lang sila kasi mas maganda sila na marami. Sama-sama. So, yeah. Hindi na finish this one first and then mamaya lalabas ako. Kailangan kong bumili ng ito pa pala. Soldering iron. Kasi sa paisa ginawa ko air dry clay. Na pot. So, supposedly, ginamit ko lang itong lalagyan to ng vitamins eh. Ginamit ko lang siya as parang para dyan po siya easy shape, ganyan, para perfect yung pagka-circle. Tapos nung pagkatapos ko na, sabi ko, paano tatanggalin? Parang dapat yata nalagyan ko ng something para matatanggal ko siya. Ay, hindi ko siya matatanggal. So, ang planning, ikakat ko na lang to yung naka-expose na part. Bubutasan ko yung ilalim. Kaya sabi ko, bibili na ako ng soldering iron para minsan kailangan ko din eh. So, hindi ako nahirapan magbuta. So, para na rin, pwede ko siyang taniman ng actual plant na pwede kong tiligan. So, hindi naman clay yung ilalim. Ito lang. So, yun, it's actually a planter. Ayusin ko pa, hindi ko alam kung pipinturahan ko ng mas darker na parang terracotta color or what. Pero, ispreyan ko ito nung ng clear para medyo glossy ng konti. Kasi ang dull na tignan pag ganyan, no? So, yes! Ang dami kong mga pinagpong project. Kaya, diba sabi ko kanina, sa gabi, nanonood ako nung hindi pala sabi ko nyo, yung The Serpent sa Netflix, panoorin nyo. Natapos ko na siya in 2 days. 2 nights, actually. So, yun ang pinapanood ko habang nagka-craft-craft ako sa gabi. So, yeah. Anyway, let's do this. And let's finish this one. Ayan na guys, tapos na siya. Napinturahan ko na. Wait lang. Ayan. I don't usually go for like, you know, very colorful things or colorful decorations. But I think the pattern on this just really calls for a very colorful one. Nanghihinayin ako kasi para ang ganda niya maging colorful. So, hinayaan ko na. Colorful na. Tsaka dito naman siya sa labas, hindi siya sa loob. So, hindi siya magka-clash sa ginagawa kong parang yung mga ratan-ratan, may natural looking na decor. So yeah, kanina pinicturan ko with this. Ganda rin siya actually, with the pink. Or para mag-tone down naman yung color, this one, di ba? Ta-din! Nice! Yun lang. Labas lang po laman ako guys. Bibiling ko na yung soldering iron. Dito na ako sa may hardware shop. Ito yung binibili kong semento. $2 isa. 500 grams. Yeah, 500 grams. Dito pinakamura kasi dun sa iba, 252. So, dito ako lagi nabili. Okay, I got my soldering iron na. Let's see kung mabubuta. Actually, dapat lang mabutas ko siya. Ganyan lang yung hole. So, ay yung laki nung dulo. So, gagawin ko na lang, lalakihan ko na lang pa yung butas na gagawin ko. Okay, let's try. Yay! It worked! Parang hindi nga lang pantay yung laki ng butas, but it's fine. At least my drainage hole, and hindi naman ganun din kalaki. So, yun! Ito na siya. Nakat ko na siya, pero hindi siya super duper clean on the edges. Kasi hirap-hirap akong ikat kanina. Una, gamit ko cutter. Tapos, ang palpak ng cutter. So, kutsilyo. Yung lumang kutsilyo namin yung ginamit ko. Buti hindi ko pa nga tinatapon yung kutsilyo na yun. So, yan. Pero I tried to go as close to the edge as possible. Pag malayo, hindi naman halata, diba? Okay, ta. Tatry ko pa gamitan yung ano ko. Yung aking X-Acto knife. And ayun, makita mo may crack dun, no? Pero sa labas, I tried to fix it naman na. Okay. Guys, ito na yung finished project ng aking air dry clay face planter. Di ba nga nilagyan ko siya ng drainage hole. Successful naman siya dyan. But I don't have time tonight para magplant mismo dyan. So nilagyan ko lang muna nung
nakapaso pa. Just for the picture taking purposes. Kasi meron na naman tayong bagong gagawin. Tonight. Tatapusin ko to tonight. Gusto ko magawa to tonight. So, yeah. At least, this is done na. Isprayan ko na rin to ng ano, ng yung clear gloss na spray. Inisip ko nga kung lalagyan ko to ng stand. Wait lang. Ayan. Pagka merong stand, ganyan siya. So, what do you think? Hindi ko lang siya maano, madiretso. Kung, I mean, yung kung saan yung spot na pantay siya. Kasi natatamaan yung butas na ginawa ko. So, may siguro wag na lang. Okay. Hey guys, I think, I'm gonna end this vlog. Naligo na ako and hopefully I can finish the project that I am wanting to finish today. So, bago ko ba makalimutan end yung vlog, I'm gonna end it now. And yeah, thank you for watching. I hope you got some inspo from mga pinakita kong DIY sa inyo. Hindi ko po nakatapat ako na lahat. But anyways, thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel and Zeta's channel. Bye guys! Goodbye!